Good evening po sa lahat. Masaya po ba kayo? Maraming babae. Brother Edison, kamusta ba? So, report po muna ako, no? So, yan, salamat po sa panalangin nyo, sa partnership. Today po, binibilang po namin bawat kaluluwa. Namin na solving po. No? So, nakasama naman yung iba sa inyo, di ba? So, yun po ay, yun mga siguradong lahat, pero karamihan po doon. So, tinatali namin, ngayon po nasa 620 na kami sa loob ng isang taon at mahigit. Amen po ba? Amen! Yun po ang numero na dapat nating binabantayan. Okay? So, ginagawa pa po namin, tuloy-tuloy lamang po kami, no? Yung mga bata na expose namin sa winning, yung ba ay marunong na, yung ba ay Stephen po, pray nyo. Nahihiya na talaga ko siya sa akin. Sabi ko, ganun talaga. Kamisan, pag mabaho yung place, hindi siya comfortable, pero pinasama ko po siya kasi nga, naniwala ko para bata pa siya, nakikita niya ang buhay. At magkaroon din po siya ng pag-ibig sa kaluluwa paglaki niya. Doon meron na yan na win, sabi niya. Dalawa daw, dalawang bata. Ang tagal nila nagkwentuhan. Ewan ko. So, yun po. Yun ang pinaka-main po sa church. Hindi po kami nag-mintis. Kung nag-mintis man, binabawi namin. Every week, at least once. And then once a month, may po yung mag-soul winning marathon sa labas. So, hindi within the vicinity. Labas kami ito sa Marikina, sa Mateo Park. Last time nga po dun sa cemetery. Cemeteryo. So, napakaganda pala ng November 1. Daming tao, nakatambay lang. Wala naman nagbawal po sa amin. At ayun, medyo na pinuntahan ko rin po yung place kasi na school namin yun. Medyo naalala ko yung mga Pasko. Wala ko nang wala. So, medyo nang nangkawalan po ako. Pero, again, it's always a privilege. Wala man nakita ko si na ito, kung nasa na. Kayo. Sa kayo din po. Kamusta po kayo? Dito. Ano bang pinag-pray nyo kami doon? Medyo naramdaman namin yung hirap na rin. Kasi nga, nung una, alam mo, kala ko after 1 year, nasisekwenta na kami. Wala, yun pala sa katotohanan yun. Anyway, ano pa ba? So yun po yun. So medyo less kami sa ibang bagay. Talagang soul winning. Tinutuwang po yung mga bata na hindi mag-mintis nga po. No? Para hindi sila mawala yung momentum. Kasi pag nawala yan, sabihin nila, hindi na tayo potati yung kaluluwa. Diba? Yeah, yun ang po totoo. Subukan ko paano sasabihin sa inyo ng ano yun eh. Nang nakakaiyak, pero... Anyway, dito po sa ating verse, medyo biglaan po, hindi ko po inaasahan. Kaya wala akong dalang sarili kong recorder. But I pray na as we study this, napakagandang verse po nito. Ang familiar lang po dito yung 17, tama po ba? Sino ang kabisado yung verse 17? Okay, di ba? So dahil ito ay bagay na tinutukoy po yung isang taong naligtas. Dati siyang, siyempre, ordinary man, natural man. Pag siya ay naligtas, ang tawag na sa kanya ay bagong nilikha. Amen? Kaya gustong-gusto natin ito eh. Especially nung mga born again Christian, mga Baptist. Okay? He is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So, wag lang mamali ng interpretation. Yung sabihin, no, merong bagong creature sa'yo. Okay? Yung old man is andyan pa rin, pero yung old, yung bago sa iyo, yung pinanganak magmuli, yung pinanganak binuhay ng Diyos. Okay?
yung iyong spirito na dating patay, na ngayon nakakapag-ugnayan ka na sa Panginoon. So yun po yung nakakatawa sa ministry, pag nakita mo iba't ibang klase ng tao, minsan talagang hindi mo lalapitan, mukhang ano yun. Alam niyo si Joe Sixpack, kilala niyo yun? Sa US kasi, yun ano yun. Kasi sinabing Joe, yung average Joe, di ba? So minsan kala mo, laking tao, hindi ko siya lang to. Pero naliligtas po. Huwag ka lang matatakot talaga. At ang minamaster namin doon kung paano di-deliver yung gospel. Nang malinaw, mabilis, hanggat maaari, okay? Yung iba, pag nagtanong, talagang wala, kailangan mo sagutin. Pero iniwasan namin yung debate. Dahil nga sa ganung setting, gusto natin mangyari is maligtas yung kaluluwa. Amen? Amen. Napaganda po sana maging hobby natin yun. Hindi lang hobby, actually ministry nga po. Ipag-usapan natin yan, sabi dito. Okay? So natapos tayo doon sa famous verse, pero hindi po natapos doon. Kasi paano nga ba siya naligtas? Diba? Ang marami po ngayon, alam mo siguro, kilala nyo na si Kanye West, diba? Kilala nyo na ba yun? Hindi ko sinabing kilalanin nyo, pero siya ngayon sikat eh. Sino nakakilala doon? Kanye West, yung rapper, na blasphemous. Okay? Ngayon, pinagkatalunan din ng mga Kristiyano kasi yung iba, believe na believe, praise the Lord, naligtas. No? Pero actually, binabastos niya po yung pangalan ng Panginoon, ginagawa niya showbiz. So, kaya napaka-importante na totoo yung ating profession. Dahil pag hindi, parang ganun. No? Alam niyo na siguro yung mocking, minamak tayo ng salibutan. Tama ba? Tapos pag mahina-hina ka, ayoko na nga yan, naloloko-loko lang tayo. So, pag soul winner ka, masasanay ka dun. Dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi pwedeng kakalas ka. So, yung minsan nakikita kayong mga bata, minsan ay huwag natin katokin yan. Pero yung mga naligtas po kahit sa malalaking ano, bahay. Bihira, obviously. Bihira, lagi silang busy, pero ang dami po, marami din. Kaya sinusuyad namin yung, tulad sabi ni Pastor, sabi ni Marikina, yung ginagawa namin sa Mateo po. Ngayon, sabi sa 18, and all things are of God, who hath reconciled us unto Himself, or us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So ito po yung pinaka-text natin. Anong sabi niya? So pinapaalala niya na kung sino man ligtas sa atin, ito yung nangyari sa'yo, bukod sa ikaw ay bago ng creature, okay? Inasabi naman niya is lahat naman actually sa Diyos eh. Di ba? So, yung sabihin na kung may new creature ngayon, hindi lang siya basta-basta parang, uy, may bago akong sasakyan, may bago akong... Bali, wala yung pag merong naligtas, yun ang miracle ngayon sa panahon natin. Katulad ngayon, ang daming professing Christian, pag nakakita ka ng tamang na totoong Christianong naligtas, iba po yun eh. At paano natin makikita kung hindi tayo soul winner? No? Makikinig lang natin dito, nagkukwento kung sino dito, soul winner, nagkwento twice a year. Amen? Contento ba kayo dun? As praise the Lord, pinaligtas po. Ako po ay nagustuhan kong mag-soul winning for the second time this year. Okay? Alala ko tuloy yung sa YouTube, yung isang ano eh, sikat na sikat siya, grabe, yaman. Ako sinin-interview, binibidyoan niya. Pagkatapos niya sabihin, makasalanan ka, makasalanan ka. Bandang huli, hindi rin papatanggap eh. Ano nangyari? Parang sayang. Kasi nga po, ngayon ay... Again, medyo ano lang po ito, wala akong points eh. Kasi nabiglaan. Pero gusto ko po unang point sana is yung doktrina natin. Paano tayo mag-soul winning ng with confidence kung yung gospel natin ay messed up? Okay? Alam mo yung mess up? Yun ang gusto kong term kasi. Yun ang nakakala sa mga bata. Ibig sabihin ng mess, ang gulo. Diba? Ano ba talaga ang gospel? Yun ba ay, ano ba kailangan gawin? Para maligtas. Kailangan baguhin mo lahat. Diba? Kailangan pagisigan mo lahat. Yun ang ano ngayon eh. May sinayon po kung ganun. Ingatan niyo po yun. Maniwala kayo pag nag-share ka, pagisiyan mo lahat, kasalanan mo. Tinitingnan mo yung tao. Tama ba yun? I-re-require ko ba siya na pagisiyan niya lahat? Maganda po yun, ha? Maganda yun, pagisiyan mo lahat, araw-araw.
Pero good night, hindi mo pwedeng pagisingan ngayon tapos i-require mo siya pag hindi ka nagsisi sa lahat ng kasalanan mo ngayon, hindi ka ligtas. Mali po yun. Okay? So, kailangan alam natin yung simplicity in Christ. Na ang dabi doon, kailangan maintindihan mo yung basics, siya ay Diyos, nagkatawang tao, para mangaral ng totoo dito, ng katotohanan, tapos pinatay pa siya para sa kasalanan mo. Tapos yun ay sabi niya, siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. At yung kanyang pagkamatay dito ay sacrificial na atoning sacrifice. Sa Tagalog yun. Sabihin, kaya siya namatay, hindi lang ba siya namatay, tapos failure siya. Hindi. Yun pala ay sacrifice para sa kasalanan natin. Walang pinagkaiba ng Old Testament na paulit-ulit ng mga Hudyo na ginagawa nila, Israel, no? Ginagawa nila, patayin ng ano, tupa, patayin ng tupa every year. Pag may nakasalan sila, patayin ng tupa. Yung pala'y picture nun. Okay, ganun kasi. Tapos pag nanampalataya ka sa Panginoon na yun, Diyos na nagkatawan tao, namatay pa sa kasalanan mo, yun na po yun. Eh, masyado naman madali. Hindi gawin mo mahirap, ano mangyayari? Hindi na yun by grace, hindi na yun by faith. Amen? Tandaan niyo po yan, may messed up kayo dyan. Hindi ka gagana mag-soul winning. Pag ang umiikot sa utak mo yung mga pinagsasabi ng mga Calvinist na yan. Sabihin pa, doktrina, napaka-importante. Bigyan nyo ng panahon. Bigyan nyo ng panahon, ano ba yung gospel na nami-mess up? Ano ba yung purong gospel na by faith lang talaga, not by works? Pag natutuyo mo, isa po sa punang point natin. Madaling, ano yan, ishare yung pag-in talaga. Ikaw, Muse, tingnan mo yung ligtas ka. Ba't pinagdududa mo pa ako sa kaligtasan ko? Yun ang ginawa ni Paul, yun ang ginawa ni Peter. Hindi pinagdududa, ang sabi nila, subukan nyo yung sarili nyo. Tingnan nyo yung sarili nyo, whether you be the faith or you make your election sure. Amen? Number one po yan. Maniwala kayo. Pag kaharap nyo na, mga kulto na, yan, si Kanye West. Ang dami ako niya, nagpe-praise the Lord na siya. Ibig sabihin, ligtas na. Paano mo malalaman? Paano magre-report dito tapos sabi mo, meron pong kaming naligtas na 10 souls today. Paano mo masabi yun? If you don't actively and confidently say, ito yung gospel at hindi na dapat dagdagan. Katulad ng mga biblical writers, galit na galit sila pag dinadagdagan. Di ba? Nalala nyo sa Galatians 3? Galatians, buong Galatians. Galit na galit si Paul. Tinawag yung mga foolish Galatians. Ano meron dito? No? No, kasi nga, pag na-mess up ang gospel, sa halip na maligtas, napaka-makapangyarihan ng gospel, yung iba, soul winner, takot. Diba? Pag-isihan mo kasalanan, ikaw ba, pinagsisihan mo lahat ang kasalanan mo? Oo ka, no? Tama ba? Come on, isipin nyo lang po, no? Yan po yung point number one. Siguraduhin yung gospel natin, parang bala yan. Okay? Pupunta ka ng gera, anong dala mo? Ano ba kalaban ko? Ah, kalaban ko, mga sniper. Tapos ako, susugod ako, dala ko shotgun. Ang layo mo, papatay ka na. So, dapat alam mo po yung kalaban mo, mines up yung gospel, tingnan mo yung puro, alamin mo ulit. Amen? I hope, I pray. Hindi po yan laro ang ano, hindi po aksidente na maraming hindi ligtas ngayon. Kung pag-aaralan nyo church history, ano nangyari doon? Uy, lahat tayo Kristiyano na, sabi ng Roman Empire. Ibig sabihin ba na marami na naligtas o baliktad? Before ng Roman Catholicism, mas marami po naliligtas kahit sa pinapersecute sila. At ano, napagad na ng testimony nila. Okay? So, let us consider yung ating gospel. And then sabi po niya dito, pagkatapos niya sabihin, all things are of God, what reconciled us to Him. So, niya, pinapakita niya, kalaban tayo ng Diyos. Amen? Dati, we are enmity with God. Pero tayo na-reconcile, ano yung na-reconcile, di ba? Magkagalit dati, pinagbati. Okay? Kung dating magkalaban, ngayon, hindi na magkalaban. We have peace with God. Okay? So, nung nireconcile tayo ng Panginoon sa kanyang sarili, sa pamagitan ni Jesus Christ, ano nangyari? Pakitingnan nyo po sa Bible nyo. Lagi sinasabi ni Pastor Lito yan, hindi ka niligtas para umupo lang.
Okay? Niligtas ka ng Panginoon para pumuma. Ganun ba yun? Ako po'y matagal din po akong umupo dyan. Isa sa mga tumatakbo sa utak, kailan ba ako magiging solving niya? Totoo lang po kasi, kahit gustuhin mo, willpower and dyan, hindi mo lang kailangan magisimula eh. Kaya ito po mga bata, wala silang excuse sa amin. Kita nila kami, kahit umaambong, kahit maaraw, si tatay, solving na naman. Hindi nila na masabi yun na, hindi na mawala sa utak nila yun. At ayan, nagtatanong sila, paano ba gawin niya, paano ba ganyan? Kaya napakaganda po maging habit nyo, maging ministry nyo yung soul winning. Okay, mamaya pupunta tayo sa mabigat na part. Just be prayerful about it. Okay, sabi dyan, He has reconciled, okay, given us the ministry of reconciliation. So, ano yung alam yung ministry? Ito yung mga bagong Kristiyano, ano yung ministry? Una akong ministry dito po, choir, kasi ngayon madali, di ba? Kanta-kanta ka lang, sunod-sunod ka lang. May ministry taga-linis, taga-ayos ng gamit, may taga-drive, may taga ano man yan, di ba? Taga-type, taga-computer, okay? Taga-bigay, ano man ganun? Wala tayo giver dapat, pero mayroong iba. Amen? Kasi minsan, mas kaya mo pa, di ba? Alam mo yun eh, minsan kaya mo pa 10%, parang ulang. Parang wala na akong mabili ah. So, pwede maging ministry ng giving. Pero alam niyo ba yung pinakamagandang ministry? Ito sinasabi ng Panginoon. Binigay niya sa atin, dati siya yung soul winner, di ba? Tsaka yung mga prophets. But especially nung dumating si Jesus Christ, siya yung nag-soul win talaga. Dahil malinaw na yung kaligtasan, siya dati yung mga propeta, tapos nung dumating si Jesus, malinaw na. Ngayon sabi dyan, anong sabihin yung given as the minister of God? Ibig sabihin, dati na siya yung gumagawa nun, okay? Sa ating binigay. Okay, sino dito ang gusto nang pinapasahan siya ng tabaho? Sino nagtatabaho dito ba? Ano? Gusto ba pinapasahan ka ng tabaho? Pwede ba tabaho mo yan? Gusto mo ba yun? Depende. Kung nadagdagan din yung sahod mo, di ba? Ganun yun, sa amin, ganun. Pero madalas hindi, di ba? Ayaw natin yung pinapasahan tayong tabaho. Amen? Lalo na yung ayaw nating tabaho. Pero sabi dito, binigay sa atin ng Diyos yung ministry na yun. Okay, paano na? Hindi siyempre. Ito, may free will pa rin tayo, di ba? Calvinist ba kayo? Kung Calvinist kayo, wala yung free will. Sabi nila. Pero meron tayong free will. Ngayon, mamimili kayo. Ay, kakanta na lang ako sa kwet. Kaysa na mag-soul winning, nakakahiya. Di ba? Mapahiya pa ako. Di ba? Pogi-pogi ko. Tapos, lalakad ako dyan sa putikan. Tapos, aasarid ako ng mga nagiinuman. Di ba? So, namimili tayo ng ministry. Amen? Aminin natin ako. Namimili talaga ako dati, especially. Yan, nagusto ko yung choir kasi, di ba? Medyo mahirap din kasi medyo dedicated ka dapat. Nakakaso minsan, di ba? Pero dun mo unang malaman yung commitment sa oras, di ba? Pati sa boses mo, sa turo sa amin, huwag ka nakakata ng worldly song. Pag choir ka. Amen? Pinapractice mo ba ngayon yun? I hope. Kasi ginagamit mo yung boses mo sa pag-awit sa Panginoon, tapos mamaya kinakanta mo. Kung ano man yan, hindi ko na alam yung bagong yun. Amen? Gising pa ba kayo? Natutuwa po ba kayo? O ano man yung expect mo? Okay. So, okay, so, alalay lang. sanay po ako eh. Okay. Masali, nasanay po kasi isang bagay din po yun. Naniwala ako, naalala ko si Pastor Mico, ng young people kami. Kung titingnan ko yung mga taon, yung mga buwan, na talaga nag-commit ako sa Panginoon, inaalala ko yung Pastor. Eh yung mga talagang umahataw dito si Pastor dito. No? Yung mga tinitira kami, mga young people. Ang bilis nung pag-ano kasi, nakatakot ako sa kasalanan. Anyway, sabi dito, binigay na sa atin, okay? So again, mamimili pa rin tayo. Ikaw mamimili nun. Pero kung yun ang binigay sa atin, hindi, mag-invento ako ng ministry. Uso ngayon, mga para-church ministry. Mga para-church ministry. Wala silang church, pero meron silang para-church.
At bang, umbira, talagang banal na banal sila sa tingin nila. Okay, magbibigay sila sa Panginoon. Hindi na nga sila bibigay sa Panginoon, sa ministry. Now, once a year. Okay, 5%. Huwag mong sasabihan hindi sila naglilingkod sa Diyos. Kasi pakitikon sa iyo. Okay? So, hindi ganun. Ang ministry dapat natin, yung nasa Bible. Yung ang ministry natin ay kung ano man yan. Amen? And inulit niya pa po, di ba? Kasi hindi pa sapat yun. Sabi niya, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Inulit po rin sinabi kanina. Ibig sabihin ito, binibigay niya ng focus. Ng Panginoon nga, dati kalaban kayo ng Diyos. Ang tingin niya sa iyo, hindi ka okay, kala mo lang yun. Pag hindi ka paligtas. Pero pag ay totoong naligtas, ano ka na? Bati na kayo ng Diyos. Kaibigan nyo na ng Diyos. Okay? Kaya sabi naman dyan, not imputing their trespasses unto them. Okay, sinasabi lang natin in third person, pero obviously kasama siya. Okay? So, ibig sabihin nun, ang sabi doon, may kasalanan kayo. Diba? Pero pinag, not imputing. Okay, ibig sabihin, may kasalanan kayo, nakikita ko yun, alam ko yun, pero hindi ko nilaan sa iyo, hindi ko yung pinatong sa iyo. Alam niya po yun, at nangyari nga po yun, nung tumanggap sa Panginoon, naintindihan mo yun. By faith, Lord, wala akong magagawa. Anong gagawin ko? Manampalataya ka lang. Ikaw ay nireconcile. Okay? At kaya sabi, inulit na naman. Napansin niyo ba yun? Sinabi niya kanina, given us the minister of reconciliation, ngayon sabi niya, and hath committed unto us the word of reconciliation. So again, pag nakita niyo po sa Bible, importante yun. Okay, isang beses, nakita mo sa Bible, importante yun. So ngayon, ang isa sa mga inaanong sa mga members po, magbasa kayo ng Bible. Hindi naman pinipilit, di ba? Pero nire-record namin para ma-enjoy nyo sila. Kung umpisa ka pa lang, di pa natapos ng cover to cover, at least matapos mo isang beses. Pag pangalawang beses mo na, familiar ka na sa terms ng King James. Okay? Kasi sinabi dito, inulit-ulit. So sabi kanina, given us the reconciliation, sabi dito ngayon, not committed. No, anong pinagkaiba ng given sa committed? Halos wala, di ba? Pero ano yung alam natin sa commitment? Committed, di ba? Pinagkatiwala. Okay? So, hindi lang pinasa nilang binigay sa atin, pinagkatiwala. Ano yung sabihin? So, sino din dapat napagkatiwalaan ng, meron daw ditong dalawang board passer ba? Pinagkatiwala po sa inyo. Ako, pinangarap ko yun. Hindi ko alam ba't wala kami ganyan. Hindi ko naisip yun. Pero parang lumulutang ka daw dyan. Di ba? So ngayon, anong gagawin mo dyan? Pagmamalaki mo, alam mo sa workplace, ang pinakamahirap dun yung pakikisama sa tao. Kasi, ako, kaya kong gawin yung ginagawa mo, kaya mo yung ginagawa ko. Kasi ikaw, graduate ka ng may papel ka. Kahit sa mga pastor, maniwala kayo. Ano sabi ni Paul sa mga ganyan? Letter of commendation, di ba? Si Paul, anong letter of commendation niya? Di ba wala? Yung ministry lang niya will speak for itself. Kung kayo'y na-edify sa ministry ko, praise the Lord. Doktor ka ba? Saan makakuha nun? Baliwala po yun. So, pero still, pinagkatiwala sa inyo yan, saan nyo gagamitin? I hope and pray yung substance ng education ang pahalagahan nyo. Dahil maniwala ka, pag 30 ka na, 35 ka na, iniisip na ng mga tao, puro pera. Nakalimutan mo na ka, kung para ka saan actually nag-aral. No? Tapos yung mga bagay na sa grado, babaliwalay mo na. Katulad ng mga, example ko lang, yung mga nagpapa-abort, mga doktor, alam mo ba sumumpa yung mga yan? Sumusumpa ako. I will protect life. Tapos ipapa-abort ka. Ano nangyari? Something has gone wrong. Amen? So, hindi lang sa atin binigay, sa atin ay pinagkatiwala. So ngayon, ito na po, tapos yun na.
Pag may isang bagay na binigay sa'yo, yung mga bata po, itong si Stephen, sorry ha, wala naman. Ang kailan lang, pinagawa ko yung cellphone ni Mrs. kasi nga, nabagsak eh. So, nakalimang bagsak eh, siyempre. Sira yun. Diba? So, pero ngayon, naiintindihan lang, pinagalitan sila nung nabagsak. Anong isipin niya na later? Ay, importante pala yun. Diba? Nag-aaway pa si nanay, si tatay, kasi pinarefer yun. Supposedly, lifetime na yung iningatan mo lang yung cellphone. Diba? Kaso kailangan pang perefer. Bakit? Kasi yung mga bata, tinuturuan tayo na ang isang bagay na pinagkatiwala sa atin, pahalagahan natin. So, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa atin? Edukasyon, kalusugan, okay? How about ministry? Yan ba'y pinagkatiwala ko kanin-kanino lang? Ngayon po ay sabi ko sa inyo mga ilang panahon po, di ba, ayaw akong magpasto. Alala niyo ba yun? Nagdududa kayo doon, ay nabalad. Yun po'y totoo. No? Alam niyo bakit? Siguro dahil nauna sa akin yung mga ano, nairinig ko yung mga pasto, nag-aaway, titirahan sa likod. Okay? Sa maliit na bagay, nagtitirahan. Hindi lahat po ha. Pero again, lahat po tayo may kahinaan. Amen? Yun yung nakita ko sa mga pasto. Okay? Obviously, lamang na tayo sa mga kulto. Pero within ours, our ranks. May mga ganun po, sasabi ko pambihira. Pero alam niyo po, ngayon naiintindihan ko na rin. Alam niyo kung bakit? Bakit yung mga pasto, inuusisa yung kapwa niya, pasto? Ah, ako ba yan? Itong pasto ito, sinabi nito eh. Itong pasto ito, ito yung ano eh. Dati hindi ko maintindihan nyo, pero ngayon, naiintindihan ko na. No? Sino ba yung isa kanina? Psychology, engineer. Yung mga teacher, di ba? Makita nyo may mga teacher. Teacher, dapat ganito pagtuturo, di ba? Lahat ng professional, may value sa kanila yung kanilang profession, supposedly. Amen? Hindi lang papasok ng 8 oras, takbo na. Lahat ng bagay na pinagkatiwala sa'yo, kaya importante yan, kaya nakikipag-away ka minsan dyan. Ito lang sinabi ng Jude sa atin, na let us contend for the faith. Minsan kailangan, minsan di pwedeng, di umatagalan yung mga false prophet. Kasi alam mo, yung mga batang Kristiyano, at yung mga even yung mga unsaved, konting tisod lang dyan, ayaw na siya. Ayaw ko ng Kristiyano na yun. Sila nag-aaway. Kaya ayaw kasi labo ng katuluan yun. Kaligtasan lang, hindi tayo magkasundo. Tama ba? So kaya maintindihan natin yung mga professional, pagdating sa kanilang profession, pinakaingatan nila. At ganun din yung pastor. Bakit? Sabi dito, he has committed. Amen? Pinagkatiwala niya sa iyan. Na ang daming namatay para dyan, sa Bible na yan, ngayon, paliwalaan, okay lang sa akin yung ibang translation. Hindi ko babasahin yan. Yung mga preacher lang dyan sumisigaw. Hindi ako naniniwala dyan. Well, nasa sa'yo yun. Ang word na commitment, sana matuto ko mag-commit mga bata. Siyempre mga bata, hindi pa masyado eh. Wala, nasipin, oy, natapon yung cellphone. Psh, bili ulit! Huwag ganun, pag ako naasal ako, pag ganun. Ay, nagasgasan yung sasakyan. Intolahan. Kala ko din, ganun lang yun. Sinubuha ko, sabi ko, mahal eh, ako na lang. Ang pintura ako, pamilya, lalong pumangit eh. Kaya nakakasal yung ano, sabi lagi yung pasto, sabi ko kay pasto, sabi ko, pasto, gasgas lang, babanggitin pa sa pulpit. Ngayon, naiintindihan ko, nakakabuisit mo na. Kasi pag inaayos mo yun, di ba? Eh, sasakyan pa lang, paano po yung gospel? Amen? Na binababoy. Anong gagawin natin doon? Yung gospel na pinapahirap, okay, kailangan pagisihan mo lahat. Anong gagawin natin doon? Okay lang yun. Tuturo ko nila sa kanila yung tama. Kaso nga, hindi nga ganun. Di ba? Yung mga bata ngayon na nakakita ng kung ano man yung kabastusan, mahuburan nyo pa ba yun sa utak nila? Kaya sabihin nyo, bakit galit na galit ka sa bakla? Hindi ko na i-describe sa inyo. Dahil galit din ang Diyos dyan. Okay, mas magaling pa ba ako sa Diyos? Dahil mas mabuti ako kaya... No. Okay, ba't galit ako sa false teacher?
Kasi mag-impis ka dito, mag-aaral ka, okay? Di-disciple ka, mag-impis ka ng ilang taon, tapos sasabihin lang nung false teacher, ah, hindi ganyan yan. Dito lang ka, Ang dali, no? Parang isang pulpit. Ilang oras ginawa ito, ang daling basagin ito. Okay? Lahat ng ginawa natin, mahirap gawin pero madaling basagin. At ang mga bumabasag, hindi yan sa Diyos. Amen? Pero yung mga false doctrine, basagin natin. Amen? Mga idols at yung mga comparable sa idols. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa maigling panahon. Maraming salamat sa panahon muli na nakasama ko, Lord, ng mga nag-amin. Dahil din, Panginoon, nawa sila'y na-encourage, Panginoon, pinagkatiwala niyo sa isang bagay na hindi katulad ng sasakyan, hindi katulad ng bagay na lilipas. Panginoon, nagmamadali kami para mas maraming maligtas, yung iba para hindi na maging reprobate, hindi maging mapahamak ng gusto. Nangipag-unahan po kami, Panginoon, so we pray na kung ano man ang problema namin, soul winning, Panginoon, katamaran, takot, Panginoon, na hindi kayo nagbigay. Sabi niyo po, kayo po hindi niyo binigyan ng spirit of fear. So we pray, Panginoon, na ma-resolve ba ito, Panginoon. Gamitin niyo po yung salita, hamunin namin ang sarili, Panginoon. Tingnan namin from the Bible, Panginoon, na pwede namin hindi ng simplicity ng gospel. At after no, Panginoon, magkaroon kami ng tapang. May pangaral, Panginoon, dahil confident kami na aral na namin. Ang gospel ay simple lang. Ito'y mahirap lang para sa mga nangangaral minsan din. At nagde-defense nito, Panginoon, we pray na soul winning ay maging bagay, Lord. Sa mga Baptist churches, na ito po'y a thing that will not, hindi mapapa sa isang tabi, Panginoon. Nalilipas ang buwan, lilipas ang taon. Minsan, Panginoon, na ano ba yung soul winning sa amin? So we pray, Panginoon. Hindi pa rin po ayos na kami mga kayo na, Panginoon, encourage you, Lord, sa mga bago na kailangan namin ng encourage you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.